Hello! What is up guys? Magandang gabi sa inyo lahat at andito na pong muli ang inyong Ninja Farmer at your service. At for today's video guys, may nasilip na naman tayong laro, which is a War Cube. No? Ang ganda ng laro guys. Actually, kakalabas lang dito sa ating Play to Earn Blockchain Game Listing noong July 25 lang in-update. At ang ganda ng game, no? Promise. Ang ganda. Nagustuhan ko ang game dahil sa kanyang game mechanics na isometric shooter. Pag sinabing isometric guys, is equal yan guys, no? So baga, siguro may unti lang na lamang yung mga bawat character, pero at the same time pantay-pantay pa rin yung mga yan dahil isometric. Okay, so kumbaga nasa sa inyo kung paano nyo palalakasin ang inyong hero, but talagang ano siya, no? Halos sa starting pantay-pantay yan, walang malakas dyan, walang mahina. Nasa inyo lang kung paano kanyo gamitin. Okay, isa siyang MOBA game guys. At the same time tower defense. Mamaya paliwanag ko paano naging tower defense itong game na to. Kasi ang gulo, di ba? MOBA game na shooter game siya, pagkatapos tower defense pa. Paano nangyari yun? Okay, so paano ko yan mamaya kukwento ko sa inyo. Ayan guys, multi blockchain. Ayan, wala na kayong reklamo dyan guys, for sure. Hindi na kayo magre-reklamo dito. Ayan o, oh. Polygon, BNB, Binance, ayan, Immutable X. Baba na yung gas fee niyan, ha? Baka ma... Okay, then free-to-play, NFT supported at play-to-earn yan, guys. Okay, ayan, pakita natin ang kanilang trailer para naman ay matuwa-tuwa kayo. Ito, ang website ay ang ganda, no? Okay, oh. Ganda ng website. Website pa lang, pinaghandaan na talaga. So, panoorin natin ang kanilang tawag nito. And guys, no, lagyan ko ng panuro. Okay? Ito ang kanilang PBE mode, guys. Dito sila nakatutok. Yang mga yan, yung mga naglalakad na yan, which is kalaban niya, no. Yan yung mga iba-ibang races. Ayan, kayo yan, kayo yan. Yan yung mga character. Ayan, yan yung mga character. At yung cube ay nasa likod nyo. Yun yung poprotektahan nyo, yung cube. No? Alright, ubusin nyo yan hanggat makakaya nyo yung ano. Wala, di ko na naturo yung cube. Okay, paita ko na lang anong itsura yung cube sa baba. Okay, ganito yung itsura ng cube guys. Ito yung PBE mode nila, no? Ayan, ganyan ang itsura ng cube. So yung cube na yan, yan yung pinaka poprotektaan nyo na hindi mabasag, na hindi mapasok ng ating mga ano, mga kalaban. Which is, punta natin sa kanilang pitch deck. Para nang sa ganun, ay makwento na natin ang buo. Kasi mas detalyado ang pitch deck kaysa doon sa website. Okay? Yun lang, prangka-prangka lang para mabilisan tayo, no? Ayan guys, Warcube. A true, free to play, to earn experience. Be a part of the next blockchain games. Okay? Next generation blockchain games. Okay? Then, ayan ang description niya. Ang sabi dito, isa siyang cooperative 3D video game based on a blockchain technology in a mix of tower defense, isometric shooter, and MOBA genres. Okay? Na meron siyang PBE, PBP, at the same time, may raid. Okay? Then, ayan guys, no? Makita nyo naman, pwede siyang laruin sa PC, Android, at iOS. But para sa akin, mas the best pa rin laruin to siguro sa Android, no? Kasi MOBA game. Okay? At ayan guys, baba tayo. Okay, baba na tayo, baba na tayo, baba na tayo. Mamaya sasabihin ko bakit unique tong larong to, guys. Ayan, no? Ang raid. Yung raid, guys. Ayan, kung makikita niyo yung raid ito. Ayan. Ito, guys. Yung raid mode. Ang kagandahan sa raid mode, guys, ay apat kayo diyan. Tapusin nyo yung main task, i-clear nyo yung buong area, tapos haharap kayo sa final boss, then mananalo kayo ng NFT. Ganun lang ka ano guys, ganun lang ka dali, no? Apat kayo, i-clear nyo yung area, tapusin yung main task, yung pinapagawa, yung quest, then harapin nyo yung boss, patay nyo, NFT reward. Okay, nice. At a PVP mode naman. Okay, syempre, ayan ay tao sa tao, no? Alam nyo na yan. Hindi ko na kailangan ikwento pa sa inyo yan.
At ayan guys, PBE, ayan ang the best. Ito ang pinakarabi sa lahat guys. Kung nakikita niyo yung trailer kanina guys, yun yung PBE mode nila. Okay? Yung PBE mode nila guys ay ayan. Parang ganun din. Apat din kayo dun. Then, di natin alam kung sa susunod magdadagdag ba sila kasi parang apat lang ang pupwede dun eh. Yun naman ay hindi niyo kailangan maglalakad. Nandun lang kayo sa isang area. Malapit lang kayo dun sa cube. Aabangan nyo lang yung pinaka wave nung kalaban at ubusin nyo sila. No? Then, pagka natalo nyo o nga hanggang saan kayong wave, naabot nyo ba yung final wave, then, it's good, no? May mapapanulunan kayong mga kung ano-ano dyan na NFTs at token siguro in-game. Kasi dito, hindi naman nilagay dito kung ano yung mapapanulunan nyo, no? Ayan, victory is achieved if the team beats the final wave of enemies. Okay, so kumbaga walang nakalagay dyan. Pero hindi katulad nitong isang raid na, ayan, special NFT winning the battle with the final boss. Sa final boss naman yun. So ba, dito ang mga characters guys ay dalawang tao. Ito yung pinaka main character nila. Dalawang tao na, which is si Ellie at Ella. Isa silang mga Gemini, no? Gemini sila. Okay, kasi pag tinignan natin dito sa kanila ngayon, ayan, Gemini. Okay. At yung isa ay si Evander, yung cyborg. At ayan, si Tech Samurai naman yung isa. Yung Hayate. Okay, ayan sila, no? At ang kagandahan dyan, guys, ay meron silang very, kumbaga, detalyadong, ano, katulad nito, sa HP nitong isa ay normal. Normal HP. Isa, high HP naman, pero mabagal kumilos, no? At ayan, speed ay normal naman itong si Ellie. Ayan, high naman yung partner niya. High speed naman si Hayate, which is si Tech Samurai. At yung kanila mga attack ay mataas tong dalawa, si Tech Samurai at saka si ito, Evander, no? Okay. Then, low attack itong si Ella at normal naman itong si, ano, si Ellie. Then, guys, ayan, marami pa sigurong darating pa dyan, no? Hindi lang yan. Okay? Then, pets, guys. Yung kanilang pets naman, guys, ay lahat lumilipad. Okay? Meron silang drone. Meron silang black robotic raven. At meron silang cybernetic flying fish, which is a koi. No? Ayan. Lahat NFTs yan, guys. At na makukuha nyo yan in-game, pwede nyong kitain. Maging kwarta yan. Okay? Then, gameplay features. Meron silang guild system na doon sa gauge, a guild allow players to take up task for the completion which they will receive guild experience and additional rewards in form of WQC token. Wow! The best! No? Pag nagagawa niyo yung task doon sa guild, ay ayan, magkakaroon kayo ng in-game currency. No? Astig guys! Ayan, metaverse guys, no? Metaverse to. At ayan, Warcube is a metaverse player will able to exchange item in game, cryptocurrency trade and gifts to each other in form of NFT. Okay. So kumbaga pala dito guys, pwede ka mag-gift, no? Pwede ka mag-gift din, mag-send ng as a gift. That ang gusto ko dito guys, ang gusto ko dito sa talaga sa game na to kung bakit naging unique to para sa akin. Dahil ang game guys ay kung hindi ka man investor, darating ang araw na para ka na ring investor. Kung magsisipag ka lang, no? Dahil alam niyo kung bakit, guys? Nakausap ko yung kanilang sa team. Ayan nga, ang sabi dito ay ang game ay kung wala kang investment, ay ayan, magkakaroon ka ng sarili mong NFT in-game at kikita ka, makakuha ka ng ano, ayan, lalo na sa mga pa-tournament nila, ayan, mga pa-battle pass, puro NFT lahat, may, ano nyo dyan. Ayan, guys, oh, yung avatar, kunwari, makakuha ka ng avatar na maganda. At the same time, guys, di ba, syempre, meron kang token. Yung token kasi nila, pwede mong ipambili ng cube, ng skin, ng pet, ng interior. At the same time, yung in-game currency token na yun, na pwede nyo ipambili nitong mga to, pati boxes, eh, magkakaroon na kayo na sarili nyong NFT in-game, no? Which is, ang sobrang ang ganda, no? Guys, ang ganda.
Kunwari, sabi natin nakaipon kayo. Ayan, bumili kayo nitong legendary. No? Tapos kung ano nakuha niyo diyan na ano. 'Di ba? Ang ganda. Maganda guys kung talaga na ano niyo lang no. Yung gusto kong sabihin ay nagigets niyo lang. Ang ganda. Maglalaro lang kayo. Wala kayong gagawin kundi maglalaro lang. Pagkatapos kapag kumita kayo ng WQC token, which is itong in-game currency nila, bili kayo ng mga ganito. Bili kayo ng mga para na rin kayong investor. Kasi pwede nyo ibili guys eh, yung token nyo. Ayan, bili kayo. Then, investor na kayo. Yun nga lang, wala kayong nilabas na pera. Pagod lang, no? At ayan, data. Ayan, game economy. Okay. Sa kanilang ano to, WQC, itong in-game currency to, coin, no? Which is a WQC. Ayan, binuburn siya as needed, no? Kasi siyempre pag over supply na, kailangan mag-burn. At sa ayan, total supply unlimited. Okay, then ayan nga guys, so pwede siyang ipang-mint as reward, game rewards, okay? Pwede siyang ipang-bili ng charge at upgrade and mint energy cubes. Pwede siyang ipang-upgrade, pwede siyang ipang-mint no, mint ng energy cubes. At the same time, pwede siyang ipang-buy ng in-game items, which is yung mga pet, yung mga interior, yung mga ganun, no? Ang dami niyong paggagamitan. At ayan guys, ito ang kanilang economic loop na kayo na lang tumingin dahil masyadong marami siyang paliwanagan kung paano nangyayari yung ganito, mga keso ganyan, sa market, mga ganyan. Paano binuborn? Kayo na bahala dyan guys, no? At sa ating free-to-play concept, ay hindi na natin masyadong binubusisi ang mga yan. Dahil free-to-play lang naman tayo, no? Ayan, allocation. Sa kanilang allocation, hindi ko kuwenta, no? Pero malaki ang para sa play to earn. Kasi ayan, no? Play to earn, meron pang, ayan ang play to earn, 25%. Bata, hindi lang yan, guys. Meron pa kasing, ayan, no? Liquidity. Meron pang, basta, meron pang ano dyan, guys, no? Mga, ano, malaki-laki ang para doon sa play to earn system nila. No? Okay. Then, ayan na guys, no? Halos ang roadmap. Ito ang pinagtataka ko sa roadmap. Kaya tinatanong ko pa lang kanina sa kanilang ano, wala naman na reply sa akin sa kanilang Discord. Kung nasaan na ba sila? Kasi hindi masyadong ano, detalyado eh. Okay. Ayan, ilagyan lang nila dito na Q1, Q2, 2022 then TBA. I think siguro itong TBA parating. No? Ito yung mga parating pa lang. So kumbaga, I mean, hindi pala ano, ito TBA, so parating pa lang to. Dito na pala sila, okay? Sige, gameplay teaser, game paper, website, audit, smart contract, community building, private round, cinematic trailer 1, partnership, okay. Then sa I think ito yung Q3. Wala pa yung game diyan. Q4. Okay guys, no? So, ang free alpha version guys ng game ay I think before matapos ang ating 2022. Ayan, Q4 yan guys, ito yan, oh. Tutukan natin ah. Ito ang Q3. Ito ang Q4 ng 2022. Okay? At I hope na abangan natin 'to. Ako aabangan ko 'to. At ang kanilang team kasi ay hindi pa din talagang Polydox, no? Nakalagay lang dyan yung kanilang ano, ayan, mga pagmumukhang ano. Maganda kasi tignan din dito sa kanilang ano, dahil may mga effects to eh. Sa mga mukha nila, ayan, no? Okay. Kakaiba naman to. Pag ginano, no? Nagpupula yung mata, parang merong hacker, oh, may hacker. Joke lang. Tapos itong mga iba, oh, puro talagang ayaw magpakita, no? Ayaw magpakita. Ito naman, no? Naka-smile lang. No? Okay, yan yung kanilang team, guys, no? At hindi naman natin sila pwedeng i-judge agad na hindi sila legit. Basta ang atin lang ay free-to-play tayo. Kaya wala tayong pake dyan kung di man sila magpakita na ganilang buong pagmumuka. Okay, then wala silang nakalagay ng mga partners at kanilang ano, no?
wala silang ano, pero may audit report sila, which is tignan natin, coming soon. Okay, so wala pa pala talaga guys, baka siguro pati yung kanilang mga partners ay hindi pa din nila na ano dito sa nilalagay sa website, dahil hindi pa siguro ano, pati yung investors nila no, wala pa. Okay, so abangan natin itong game na to guys, ang ganda no. Pwede kang maging investor in the way of, in the form of free to play. Pwede kang magkaroon ng mga NFTs. Pwede kang magkaroon ng sarili mong NFT, no? True playing for free. Grabe, the best. At guys, eto na, shout out ko na ang tropa natin, ayan, nagbabalik sa crypto, nag-upload na naman siya ng mga games, mga NFT games niya. Ayan, si Crime Slade, Mix Vlog TV, okay? Ayos naman yan, Mix Vlog. Kahit ako, mix naman yung akin, eh, talaga eh. At ayan, si Arwell Plays, okay? Then, ang mga tropa nating, ayan dyan, NFT content creator. Ayan, di ko na isa-isahin yan mga yan. Tignan nyo na yan. At guys, pasilip na lang nitong mga to, dahil meron tong mga ina-upload tong mga to na hindi ko rin nagagawan din ng content, no. Marami pa silang mga ina-upload na hindi ko nagawa ng content. So tignan nyo rin. At guys, eto na, shout out ko ang aking mga tropang Golden Knights Metaverse. Okay? Ayan, 51 na ang ating member. At ayan, Bayani Guild ng G2 server 2, bali G2 no, na bagong kakalabas lang. At ayan, hindi ko na iisa-isahin tong mga to kung sino ba tong mga to andito. At ayan guys no, magandang gabi sa inyo lahat, at nawaya maabangan natin itong larong to, dahil maganda ang game no. Saan ka pa niyan, meron kang sariling NFT na ma-earn, o kumbaga magiging sayo yung mismong NFT in the form of paghirapan mo lang, pag medyo pagtunan mo lang ng konting, lagyan mo lang ng konting oras no ang paglalaro nito, at magkakaroon ka ng NFT dito for sure. Okay, then magandang gabi and bye-bye.